alam nyo na meron kayong humidity issue kapag pinatay nyo yung aircon at saka yung electric fan. Tapos in seconds lang or minutes, pinapawisan na kayo. Katulad ng case ko. Naghanap ako ng dehumidifier kasi meron akong amag issue sa bahay namin. Ang bahay namin is sa tabi ng creek or ilog. Napakataas ng humidity. So, consider nyo yan kung maghahanap kayo ng lilipatan or tirahan. Kapag tabi nito is water body, expect nyo na merong humidity o mataas ang humidity. So, paano example niya? Katulad ngayon, pinagpapawisan ako ng walang electric fan. So, that's humidity. Anong pwede natin gawin? Kailangan, number one, supposedly, kailangan ng ventilation. Ibig sabihin, kailangan mag-circulate ng hangin. For me, hindi ko kasi magawa dito kasi pag binuksan ko yung bintana, medyo umaalingaso yung amoy ng ilog, mabaho. Number two, ang pwedeng gawin is kung meron kayong air condition unit, best yun kasi tumutulong yung mag-circulate ng hangin. So kung may aircon kayo, use it para umikot yung hangin. So mabawasan yung probability na magkaroon ng amag. Meron kasi kaming air condition, kaya lang luma na at sira na. Gusto ko magtipid, hindi namin pinaayos muna. So pumunta tayo sa number three. Kailangan nyo ng dehumidifier. Meron tayong tatlong pagpipilian. So merong maliit, good for small spaces, may average type, tsaka yung may mga commercial type or heavy duty. So ang small, katulad nito, alam ko nakakakita na kayo nito dati sa mga car stores at tsaka sa Shopee at online, meron ganito. So ito, simple lang gamitin. Pagbili nyo, patanggalin nyo lang yung film, parang silver, tapos ilalagay nyo lang sa drawer. For me, personally, effective ito for very small spaces. At example, drawer na maliit, pwede sa loob ng isang box, at saka sa bag, for example. 60 days usually ang tagal niya, and after 6 days, i-dispose mo na siya. Ang disadvantage ito is, every 60 days, you're going to buy it for 60 to 80 pesos. Tapos disposable siya, itatapon mo siya, so plastic. Okay? Now, on the other hand, doon muna tayo sa dulo, sa commercial type. Masyado namang mahal for household, di ba? So, I'm sure, pretty sure na effective siya sa malalaking areas. But it's costly for me now. So, kung gusto niyo siguro, may budget kayo, you can explore it out. So, ang decision ko when I bought a dehumidifier, doon lang ako sa gitna. So, gusto kong itry yung average type. Gusto kong itry kung effective yung average type ng dehumidifier sa room ko lang. Ang room ko ito is around 10, probably 8 to 10 square meters. Kung tinitingnan ko kung pag nilagay ko to, walang amag. So, ang nabili ko sa Shopee ay ang, it's a China brand, Ting Yangzi ang name. Binili ko siya ng October, no? Ang concept lang naman niya simple. You plug it sa outlet, electrical outlet, then turn it on. Ang gagawin niya, isisipsipin niya yung humidity sa hangin. Then ilalagay niya dun sa bin, parang lalagyan. May lalagyan sa likod na bin. So, store niya dun. Then pag puno na siya, tatanggalin niyo, tatapon niyo yung tubig, then balik ulit. So, very basic yung operations. So, yung nabili ko is digital. May worry ako about it, pero maganda lang sa digital is nakikita mo yung humidity level. Although, I'm not pretty sure kung accurate ito, but makikita mo yung humidity level. So, ang ginawa ko after I opened it, I tested it for actually 10 days. So, you can see the video. I'm going to show you some clips nung ginawa ko. Inobserbahan ko siya. If nakakasipsip mga ba siya ng tubig sa hangin, mapapababa niya yung humidity level ba ng room. Kasi ang room humidity ko is around mataas, ha? 70 to 80%. Sabi sa research, around 40 to 50% humidity. Yun yung maganda. So, during the 10 days, inobserve ko siya.
To review, does it work? Yes. Am I satisfied with it? Not really. And would I recommend this average type ng dehumidifier? Sorry also. No. So it's my observation, mga kapatid. I'm not sure if you will have the same experience as mine. So anong recommendation ko if not? I'd rather fix the aircon. I think yun ang for 4,500 na pa-repair ko yung aircon from 2.8 to 4.5, baka mas okay na yun. At dun sa mga room siguro, I'll just buy mga ganito. Or kung merong eco-friendly na ganito, I'd rather buy. Okay, so thank you very much for watching. That's my review for the dehumidifier. If you have some questions or concerns or comments, feel free to leave it at the comment section below. Thank you for watching, and please do not forget to subscribe to my channel for more reviews and updates.